ha? So, hello everyone! I'm back at same day lang tong video na to. Nagpalit lang ako ng, ano, ng damit kasi mainit. Hindi ko mabuksan yung electric fan kasi, ano, maugong pag nagbablog tayo. Nandyan kasi sa likod nyo, kaya hindi ko binubuksan. So, para sa vlog, wag mag-electric fan. And kung nakita nyo naman kanina, kumuha tayo sa labas ng pumice, ano pa ba yung nandun? Konting garden soil na pasama na yon. Andito sa gilid, just in case na maubusan tayo ng potting mix. Ayan yung potting mix natin. Ay, hindi ko nakuha yung aking kokopit. And dun ko siya kinuha sa labas kasi madami yon yung nandun. And yung mga nandun sa labas, di ba sabi ko sa inyo, iniihan siya ng mga pusa-pusa. So, ang ginagawa ko dyan, pag nakikita ko ng mga pusa, is dinidiligan ko siya ng supa. So, hindi ko alam kung iniihan pa rin siya ng pusa dyan. Wala naman akong nakitang mga sariwang ano, pupo. Kasi, mainit talaga dyan. Ewan ko, may nakuha ko, pero tuyot naman na siya. Kailangan kong kumuha ng pumice dun kasi ubos na yung pumice ko. And wala akong stock dito ng lava rock. So, kumuha na lang ako dun kasi nag-excess naman yung ano. Parang madami yung mga nandun sa labas. Yung mga pumice na nasa labas is pure yun, guys. Ay, pure. Mga 70% pumice yung nasa labas. So, kinuha na ko lang. First time ngayon. Bumili pa talaga ako ng mga lava rock dun, guys, sa garden shop malapit dito para lang ilagay doon. And ang ending nga, kinukutkot siya ng pusa kaya walang succulents doon sa bed. Sa lapag, maglalagay pa rin ako doon pero nakapasok na siya para hindi naman siya dilig ng dilig. Kasi pag nakadirect sa lupa ang inyong mga succulents, lalo na pag nasa initan, is araw-araw kayong magdidilig. And yun yung ayaw na ayaw ko talaga. Kaya ano kami, close kami ni succulents. So, maiba tayo. Diba, ang sabi ko sa inyo is magre-repot tayo. And eto pong pagre-repot na gagawin ko is para doon sa mga viewers natin na hindi alam kung paano i-repot yung mga newly bili nila na succulents. Uy, naka-white pot na pala to eh. Kaya lang naka-ano siya. Sa mga magtatanong kung paano ba ang repot na ginagawa ko dito sa ating mga Benguet succulents na nabili ko ng may lupa, simple lang yan, guys. Papalitan ko lang ng lupa yung mga halaman na to. Basta sinisilip-silip ko yung mga succulents ko kung may millibugs. And para matreat yung millibugs, naglalagay ako ng Circle G. Pakiabot nga yung kulay violet. Ayan, violet na dahan-dahan, baka nakabukas ha. Wait lang, guys. Ayan. At saka itong Osmo coat. Ituro ko lang to sa mga newbie or sa mga nagtatanong kung paano ko. Tingnan nyo naman, may mga new roots na siya. Kung paano ko sila niriripat. Ito po is yung mga nabili ko ng ganito na. So, kailangan natin siyang tanggalin. Nasaan na yung cutter ko? Kailangan natin siyang tanggalin kasi hindi ko siya maano eh. Hindi ko siya mahugot. Ito ay si Pink Rosa. Usually guys, ito mga binili ko naman is madadali siyang alagaan. Hindi ko lang sure dito kay Sparrow ba to? Sparrow? Hindi ko lang sure kasi second time ko lang sa kanya. And ito yung potting mix na gagamitin natin. Sige lang, haluin ko muna. Pumice, konting kokopit, vermicast, konting perlite. Yan yung paghalo-halo na gagawin ko dito. And then, iriripat ko lang siya sa mas bigger pot. Tapos eto, kung mapapansin nyo siya, compact yung potting mix niya. So, iaano lang natin yan. Sige, ganyan lang natin. Dapat meron tayong lalagyan dito eh. Para hindi naman ako nakakalat masyado. Yung kaya ko lang tanggalin, yung tatanggalin natin. Ganyan, oh. Sa iba kasi, ini-air dry yan. Yes, nag-air dry din ako ng succulents. Pero, in this video, ituturo ko yung mabilisan sa inyo na gawa. Pero, pag masailan kayo sa mga succulents,
is kailangan nyo siyang i-air dry, linisin. Yung iba, before, inaano ko to eh. Nililiguan ko to sa Dytane before. Pero ngayon, since ano ko naman na sila, gamay ko na sila. Yan na lang yung ginagawa ko. And pala, pag kayo ay magre-repot, make sure na ito pong potting mix na to is tuyong tuyo. Huwag kayong magre-repot nung basa. Kahit moist pa yan, huwag nyo siyang i-repot. And then, since galing to sa Benguet, and hindi natin siya uprooted binili, maglalagay tayo ng Starkel G. Starkel G is dito sa may bandang yan. Minsan sa top ako naglalagay. Pero po pwede rin naman dito sa ibaba, sa ilalim. And then, saka natin siya ilalagay ng ganyan. Po pwede din tong ihalo sa mga potting mix natin. Pero hindi ko siya inihalo kasi minsan may sugat ka. Eh, syempre chemical to. So, papasok yun. Mapapansin nyo na pag may sugat kayo, tapos may Starkel G yung hinahalo nyo, mahapde. Mas okay si Starkel G kumpara kay Furadan. And then, pupwede nyo siyang, yung Osmo Coat, pupwede natin siyang ilagay na dito sa ating potting mix. Yes. Pupwede rin dito din sa gilid-gilid, maglagay lang kayo ng mga 15 to 20, depende sa laki ng, ng pot, yung inyong gagamitin paglalagay ng potting mix. Sa Starkel G, guys, kada dilig natin, yung roots ng ating mga halaman, is sinisip-sip yun. And then, pag kumagat yung mga mealybugs, aphids, or kung anumang insects sa stem ng ating halaman, is mamamatay sila kasi si Starkel G is pang-prevent ng mga ganun-ganun, ng mga mealybugs, aphids. Make sure din na yung inyong potting mix na gagamitin is tuyo. Useless kung inaprot mo sila ng tuyong tuyo sa potting mix nila, and then yung pinangtanin nyo naman sa kanila is basa, edi wala rin. Rin siya, mamamatay din siya, mabubulok din siya. Lagay ko lang yung mga maliliit, yung mga propagation siguro to. Yan. Tapos, lagyan din natin. Yan. Okay na yan. Maliit na pot para mabilis lang siya maka-adjust. Magbibigay lang ako sa inyo ng ilang example kung paano ko ito niriripat, ha. Kasi, syempre, pag ganitong kadami na, guys. Ang dumi, oh. So, dito naman tayo. Ano bang tawag niyo siya sa kanya? Ako kasi ang tawag ko sa kanya is variegated Tito Buns or variegated apricot. Pero guys, sa iba, ang tawag nila dito is Bernalens na variegated, Arunpay na variegated. Sa Google, nagsasearch ako, ganun yung mga lumalabas. So, bahala na kayo kung anong pagkakaintindi niya sa kanya. Ano to? Ang cute naman niya, variegated din. Hindi ko alam, pero hindi siya apricot or ano, ha. Ay, ano kaya to? Ang ganda ng variegation, oh. Itabi natin dyan. Ito pa, oh. Ang dami mga variegation ng, propagation. Nilalagyan ko to ng coco peat para, may moisture lang na konti. Pero konting-konti lang. Yung, I think mga 10% to 15% lang ilalagay nyo. Starkel G. Para direct siya dun sa roots. Pwede din naman sa ibabaw. Kasi before, sa ibabaw ako naglalagay. Depende, pag naalala ko, guys. So, ayan. Okay na yan. Lilipat natin dito. Okay na sa akin yung ganun, may mapasama lang na konting potting mix kasi masisira yung mga new roots niya na nakaano, tumutubo. Pag diniligan natin to, masisip-sip niya yung may bandang Starkel G. Huwag lang sobrang dami kasi pag mainit, mamamatay din yung roots niya. Kailangan natin to lagyan ng stick. Naku, yung stick ko nandun sa labas.
Yan. Mamaya, lalagyan ko siya ng stick. Ayan o. Perfect lang yung paso niya sa halaman na inilagay natin. Lapitin siya. Kaya, kailangan nating silip-silipin. Ayoko siyang maputol dahil ang ganda ng form ng dahon. Hala! Yung bagong tubo na baby. Ayan, nakutkot ko ng kuko. Tingnan nyo, ang dami niyang roots, new roots. Kaya dahan-dahan tayo sa pag-aalis. And look naman, hindi putik yung kanyang potting mix. So, ito ay more on compost ng Benguet. Oh, tingnan nyo, oh, may mga puti-puti yung kanyang ugat. Ayan. So, dito ko siya ilalagay. Okay na yun. And then, ready to pot na. Dagdagan lang natin. Dito sa lowland, more on pames ang ilagay nyo. Or kung walang pames sa lugar nyo, lagyan nyo ng rice hull, pero alalay lang kasi si rice hull mainit sa roots ng ating mga succulents, which is ayaw nila. And si loam soil pa pwede din, pero hinay-hinay doon sa mga hindi nyo kilala na succulents, ayaw nila ng loam soil. So, si pames talaga ang important. Or, pag wala nga ang pames, is yung ano ba ang tawag doon? Lava rock. Lava rock na maliliit kasi lalaki lang ng pames, na munggo size. Yun, perfect yun, guys. Kasi, ginamit ko yun sa aking mga super bomb. Gustong-gusto ng ating super bomb yun. Yan. Meron na siyang Osmo Coat, pero lagyan lang din natin ng konti. Kasi parang kukonti lang yung na-scoop ko. Yan. Or mamaya na lang. Pag-sabay-sabay na sila. Ayan ang cute, oh. Lalagyan din natin siya ng stick. Stick is para hindi siya magtumba-tumba. Kasi yung ugat ng ating halaman na iniripat is hindi siya magiging stable kung gagalaw-galaw siya. Ayan o. Or wag nyo munang paglilipat-lipat kung saan-saan. At least a month. Mga 1 month, ganyan. Wag nyo muna siyang ilipat kasi nagagalaw-galaw yung ugat niya. Hindi siya magiging stable. Lagay natin dito. Ito naman si White Rose na variegated. Saan ko ito ilalagay? Maganda ito doon sa ano eh. And then, sa magtatanong kung kailan naman po yung next na ano nito ay first dilig. Ako, hanggat maaari, sa akin ha, sa akin lang po ito. After 3 weeks, kasi meron akong mga succulents guys na 1 month na hindi ko pa dinidiligan, or minsan 1 month, saka ko pa lang siya start diligan. Lalo na pag yung mga variegated, na feeling ko maselan, hindi ko sila agad dinidiligan. Pero pag mahangin sa area nyo, tapos yung potting, ang paso niya is clay pots. Clay pots is ganito, oh. Yan, clay pots, kailangan nyo silang diligan after 2 weeks, 10 days, kasi sinisipsip niya yung mga excess na water doon sa halaman or sa pinandilig nyo. Ayan, tinatanggalan ko lang kasi hindi ko alam bakit tumapunto sa ano eh. Dito natin siya ilalagay para maganda siya tingnan. Ayan oh. Perfect! Tapos, Stark LG. And then, tanim. Yung ganito ko kasi na namatay before, nakalagay siya sa plastic pot. So, itatry natin sa clay pots.
Tapos nakatago lang siya kasi yung mga variegated plants ko before, tinatago ko lang. Which is kailangan din nila na na-expose sa matagal sa sunlight. Ganda, no? Sa akin naman, eto guys, lapitin siya ng millibugs. Kaya magta-try ulit ako ngayon. Che-check ko kung hindi na siya lalapitan ng millibugs soon. Kasi malapit na mag-summer, March na maya-maya, ilang tulog na lang. Ay hindi, bukas March na. Ang sun exposure na ibibigay niyo sa kanya, at least 9:30 sa umaga. Kasi napansin ko, ang 9:30 or 10 o'clock, paglampas ng 9:30, mainit na yon sa ating mga succulents sa bagong ripat. Doon nyo lang po siya ilagay sa area na mahangin, tapos may bright light para hindi po ma-root rot yung ating mga succulents. Kasi prone po sa root rot pag hindi nahanginan yung mga succulents. Pag naka 1 month na naman, okay na yan, carry na yan, dahan-dahan lang ha. Paglalagay sa sunlight, tingnan nyo, humahangin ngayon. So maganda siya sa area na to. Hindi siya po pwede doon sa area ko sa garden number 2 kasi doon, more on hangin din minsan, kaya lang madaming mga house plants na malalaki yung dahon, so may moisture doon, ayaw nila. Isa pa to guys ha, pag meron kayong mga succulents, huwag nyo siyang itatanim or ilalapit sa area na mataas yung humidity. Bakit? Kasi prone po ang ating mga succulents sa mga fungal infection na nakukuha sa mataas ang humidity plus millibugs. Nako, matutuwa ang mga millibugs, aphids. Maganda yung mga araw lang kung kayo ay matagal ko ng nakataga-subaybay. Dito sa harapan is perfect for my succulents. Hanggang dun sa labas, nilalagyan ko na. Ayun lang, sana mabuhay nyo na yung mga succulents na aalagaan nyo. Katulad ko, mahilig din kayo sa succulents, is talagang try and try lang ang ating best para makabuhay. And then, alam nyo guys, pag nakabuhay kayo ng succulents, is matutuwa na kayo. Kasi unti-unti na yan eh. Ang unahin nyo, syempre, is yung mga pang-beginner na halaman. Dahil marami sa inyo yung nagre-request about sa ating mga succulents or mga videos na gawin ko ay para sa mga succulents, is gagawin natin yan. And etong mga tips na ibibigay ko soon sa inyo ay mga based on my experience dito sa ating garden, and yung mga tips din na ibibigay ko sa inyo para makabuhay na yung hindi makabuhay. Kasi sa totoo lang, mas madali talaga silang mabuhay kung tama yung care na ibibigay niya sa kanila. At dito ko na muna i-end ang ating vlog, at ako'y itatanim muna itong mga nandito kasi March 2 ay nasa Manila Hotel kami kasi JS prom ng daughter ko. So, support muna natin, and wala kami dito sa bahay. Kaya, inaayos ko na yung mga dapat ayusin bago umalis ng bahay. So, see you guys on our next video. Bye!